Magandang araw po mga kasambuhay. Ngayon po ay 15 ng Oktobre at pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni Santa Teresa ng Avila. Siya po ay mula sa bayan ng Espanya at bago po siya naging santa, ang kanya pong pangalan ay Teresa de Cepeda y Ahumada. At sa murang gulang po, edad na 7, sinasama niya yung kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Lumalabas po sila sa walls ng Avila, yung kanilang city. At ang ambition po kasi ni Teresa nung siya'y maliit pang bata, kalain ninyo yung 7 taong gulang, ang gusto niya ay mahuli sila ng kapatid niya ng mga Moro, ng mga Muslim, at para sila ay mapugutan ng ulo. Yun ang kanyang pinakadakilang ambisyon ng panahon yon. At minsan nakita sila ng kanyang tiyo at sila ay iniuwi sa bahay. Noon pong bata pa lamang si Teresa, siya po ay nawala na ng nanay. At mula noon sinabi niya na ang aking nanay ay si Inang Maria. Kaya lagi po siyang madasalin at ipinasok siya ng kanyang tatay sa kumbento ng mga Agustinians sapagkat para siya maalagaan doon. Nung siya po ay naroroon, nagkaroon siya ng pagmamahal sa pananalangin hanggang sa nung siya ay makabalik na sa kanila, naisipan niya na paglaki ko, ako'y papasok sa kumbento. Edad 20 nga po yun nung siya'y pumasok sa kumbento. Nagkasakit po siya. Kailangan pagkatapos ng ilang taon sa kumbento, lumabas muna siya. Pero bumalik din sa kumbento. Pero halos siya po ay hindi na makalakad. Hirap na hirap po siya. Meron pong 3 taon na hindi siya makalakad. At habang po siya ay nagdaranas ng ganoong hirap, na humaling po siya sa pagbabasa ng mga isinulat ni San Augustine, yung Confessions of Saint Augustine. Hanggang sa umabot po siya ng edad 40, ito po yung panahon na sineryoso na niya yung buhay pananalangin. Pumasok po siya ng edad 20, pero nakita po niya doon sa loob ng kumbento, marami siyang mga kasama at kuminsan nahahawa na nga siya ay mga madre, kapwa niya, mga mongha na kuminsan ay napapahaba ang tulog at maraming mga bisita na tinatanggap doon sa kumbento. Ang ginagawa lang naman ay nagkukwentuhan. Kumbaga maraming distractions siyang nakikita. At naisip-isip po niya noong siya ay pumalo na sa edad na 46, no? Sabi niya, kinakailangan ng pagbabago. No? Sapagkat tila baga yung mga kaibigan ni Jesus, kakaunti lamang. No? At yung mga kaaway ay napakarami. Kaya ang sabi niya, kinakailangan yung mga tumalikod kay Jesus ay akitin lamang pabalik sa kanya para maging mga kaibigan uli ni Jesus. Yun ang pinasya po niyang pagsumikapang gawin, yung reform sa Carmelite Order. Yan po ang kanilang order, no? Yung Carmelite Order. At kasama po niya si Saint John of the Cross. No? Ang kanya pong spiritual director ay si Saint Pedro Alcantara. At si Saint Francis Borgia. Meron po siyang mga spiritual mentors na nagturo sa kanila kung paano isasagawa yung reform ng Carmelite Order. Nagkaroon nga po ng bahagi ng order na tinatawag na discalz, yung pong mga walang sapin sa paa, lumalakad sila na wala mang anumang sapin sa paa, at meron namang calz, no, yung merong mga suot. So, dalawa po ang naging grupong yon. At nung siya po ay nagpapasimula ng mga pagbabago, reforma,
yung kinakailangan ng mas puspusang pagdarasal, pagninilay sa salita ng Diyos, alam niyo, maraming bumabati ko sa Kanya. At pati nga yung panahon na siya ay nananalangin at nakakaranas po siya ng mga ecstasies, nakakaranas siya ng mga vision, at nakipag-usap nga sa Kanya si Jesus at ang ating Inang Maria sa ilang pagkakataon, ang tingin ng ilan doon, kapag ikinukwento niya ito sa kanila, ay para siyang nasisiraan ng bait o kaya ay inaalihan ng masamang espiritu. Sabi nila, yan ay sa Diablo, hindi yan sa Diyos. Kaya dumanas po siya ng maraming pasakit, ng maraming hirap. Pero ayon kay Santa Teresa, hindi bali na. Hindi ko na ay indahin yung hirap na dumarating sa akin. Basta ilapit ko lamang ang kahit na isang tao papalapit sa Diyos, pabalik sa Diyos. At sabi niya, kahit makaranas ako ng ilang libong pagkamatay, basta maibigay ang buhay ng Panginoon sa aking kapwa. Napakaganda po ng mga isinulat ni Santa Teresa ng Avila. Siya nga po ay pinangalan ng isang Doctor of the Church dahil sa kanyang mga malalalim na mga isinulat. Yung kanyang interior castle, yung kanyang The Life and Autobiography ay makikitaan po ng kanyang napakalalim na ugnayan sa Panginoong Jesus. Sa kanyang pagsusulat, makikita na siya ay napaka-praktikal, taong-tao pa rin, at kahit na niyayakap niya ng mahigpit ang Panginoon na natili siyang nakaapak sa lupa. Yan po ang kagandahan kay Santa Teresa ng Avila. At ang sabi niya, solo Dios basta. Ang mahalaga lamang ay Panginoon. Pag nasa iyo na ang Panginoon, wala ka nang hahanapin pa. Kaya nga ang sabi niya, let nothing disturb you. Let nothing frighten you. God alone is sufficient. He is enough. Kaya po, sa pagdiriwang natin ng pistang ito, sana matutunan din natin, kagaya ni Santa Teresa ng Avila, na humarap sa napakagandang hamon ng pagpapanibago ng sarili, hangad din ang pagpabago sa ating paligid. Yan po ang ginawa ni Santa Teresa ng Avila. Tinutukan muna niya ang pagbabago ng kanyang sarili bago sinimulan niya yung trabaho na mapalibago ang Order of the Carmelites. Humarap po tayo ngayon sa patuloy na pagpapanibago ng ating mga sarili, ng ating relasyon, ugnayan sa Diyos at sa isa't isa. Naibahagi po natin ang tungkol sa buhay ni Santa Teresa ng Avila, ang Doctor of the Church. Samahan po ninyo kaming muli sa susunod nating pagninilay dito sa inyong gabay sa pagsamba at buhay. Ako po si Father Paul Marquez mula sa Society of St. Paul, doing all for the gospel. Pagpalain po kayo ng Panginoon.